Good afternoon. Para kay Sanjo. Tita. Time daw siya. Teka. Sanjo, if ever lang ha. Ever. Ever lang. Between Kylie and Carla, sino ang sasabihan mo sa kanila na ikaw lang ang mahal? If ever lang ha. Kung wala ka pang minamahal na iba. Eh, si Kara masyado bang bata para sa akin? Ilang taon? 12? Ilang taon? 17? 17? 20 dita. Age doesn't matter. Di ba? Di ka naniniwala daw? Age doesn't matter? Hindi. Naniniwala. Naniniwala. Oo. Pwede na. O, sige. Siya ba o si Kaila? Meron silang dalawa kasi in character pa rin ako dun sa teleserye ko eh. Papaero. Sabi naman tita, yun nga, medyo bata sa akin si Gara, so kay Kylie ko lang sasabihin. Kylie na. Ihanap ko na lang ng cage ni Gara. Ihanap, marami akong kaibigan, Gara, ang mga cage mo. Sige, Kuya Z, salamat. Kylie, halimbawa, siya na nga nagsabi sa'yo, dahil may pet relationship ka, no? Eh, meron naman magsasabi sa'yo, ikaw lang ang mahal ko, tatanggapin mo. Meron na ba nagsabi sa'yo after your pet relationship na ikaw lang ang mahal? Hindi ko pa naiintindihan yung tanong. Hindi ko pa naiintindihan yung tanong. After your pet relationship sa isang mga aktor, hindi ko po talaga siyang matatawag na failed relationship. Ah, hindi? Bakit? Hindi ba nag-break na kayo? Okay, kayo pa rin? Hindi na. Iba na, huwag na daw tanongin niyo. Sige, huwag na lang. Pero naniniwala ba kayo? O huwag siya na. Pero naniniwala ba kayo na ang mahal at magmahal? Mahal kasi magastos. Importante po ang magmahal. Ah, importante. Kahit magastos. Magastos magmahal, di ba? Alam mo, kapag hindi ko siya kinoconsider na gastos kasi mahal mo yung tao. Okay. Tama. Thank you very much, Ms. Mercy! Sadyo! Ano po? Ayun, tanong ko rin. Mahal magmahal? Siyempre, lalaki ka, ikaw gagastos. Actually, pag in love ka naman, di mo mapapansin na mahal na yung mga nagagastos mo, di ba? Mahirap maging mahirap, pero mahal din magmahal. Tama ka lang. Si Kara. Same kay Z, hindi mo mapapansin kapag mahal may isang tao sa gastos, lahat ibibigay mo. So, kahit walang kapalit. Thank you very much po, Ms. Mercy! Salamat po ng marami. Thank you very much. Up next, we have Bernard Santos of My Movie World. Yes, hello. Good afternoon. My first question is for the cast. Since dito sa movie, nag-lock in kayo sa Sagada for shooting this movie, can you share behind the scenes yung mga moments na na-enjoy nyo while shooting the movie? Well, ako yung sunrise, grabe, na-enjoy ko talaga yung sunrise dun sa kung saan kami nag-stay. Kasi nga, swerte namin dahil dun yung location namin and ginagawa pa namin yung mahal namin gawin, like yung pag-acting and paggawa ng pelikula. Tapos nasa ganun ka pang lugar, kaya sarap lang ng pakiramdam kung nandun kami dahil nga, hindi ko naman siya sinadya yung lugar na yun para makita siya. Pero one day, plano ko, pero nakakatuwa na sumabay rin siya sa isang blessing na ganito. So yung buong lugar, yung buong community, ang ganda-ganda ng lugar dahil hindi pa siya parehas ng mga ibang probinsya na parang naging city na may mga buildings na, di ba? Sa kanila wala pa rin makikita mga fast foods o malls, wala silang ganun. So ang sarap lang na nabuhay kami sa ganung community ng ilang araw. Tsaka yung mga tao din, ibang klase din yung kabaitan ng mga tao doon sa kultura at tsaka yung kultura nila. Bukod sa lugar, pati yung views, malamig, hindi ka naiinitan. Isa na rin yan kapag off ka, masaya kaming lahat pag natatapos yung trabaho.
Para sa akin, hindi mo mararamdaman yung pagod. So pag mababait yung mga kasama mo, lagi lang kayo nagsasaya pag off ka. Kapag may break, sabay-sabay po kayo nagla-lunch, nagdi-dinner. Masaya ako na nangyayari yun sa amin. Salamat. Masayang experience sa set. Siguro yung journey ng whole process, tapos yung moments ng pag-bond din namin bilang cast. Okay, thank you. And then my second question is for Derek. Hello, Derek. Since kilala kayo na kapag gumagawa ng movies, yung maganda talaga yung look and yung production design for the movie. Okay. For this movie, ano yung meron dito na aabangan ng mga audience? Well, number one, I'm very proud. Okay, maraming layers na binuo ko dito sa pelikula. But if I'm going to set mga a few major points, no, in terms of technical, I'm so proud with my production design here. It's not me who did the job, no, pero I try to collaborate with my production design to work around with the palette. If you notice the trailer, there's still a particular color palettes to it, diba? And of course, my lighting. I love the natural lighting and getting the natural view and the natural light of Zagada. I think yun ang importante na pumunta na tayo doon. Let's capture the magical moment of Zagada. And then third, of course, the script. And the best ones are dealing with my actors every day, with their look, with their acting, and of course getting the best energy sa shoot nila na ginagawa. But yes, sobrang layo to sa lahat ng ginagawa ko, but you could still see signatures and strokes na mga ginagawa ko, most especially with colors and with the designs. So at least na nabigay ko pa rin dito kahit ibang milieu and genre siya. Okay, thank you. Thank you very much. That was Bernard Santos of My Movie World. Up next, we have Jojo Panaligan of Writer.ph. Question ko muna kay Kylie and kay Cara first. What is the most painful lesson you learned about love at this point? At ano ang resolve niyo sa sarili niyo para next time ay hindi ganun kasi? Hindi po ganun ka... Kasakit. Well, unang-una, what is the most painful lesson you learned about love at this point sa buhay? Painful? Yes. Yeah. Learned sa character ko po o personal? Personal. Painful. Siguro yung sa mga scenes na iyakan, rinerelate ko yung sarili ko as a character ko. Kailangan ko mag-character in. So, para sa akin, masakit din, maramdaman mo yung sakit kapag dinadamdam mo yung character mo. Pinakamasakit na lesson na pwede mong matutunan? About love. About love. Life as love. Siguro, gaano ka ba kalalim magmahal kung paano mo mabibigay tapos kung gaano mo kayang magmahal. Ayun. Feeling ko marami kang matututunan with love. At saka, anyway, kung sabi nga nila, kapag may love, may pain. So, kasama na sa pagmamahal ang pain, ang sakit sa mahal. Do you believe that sometimes letting go is the greatest sacrifice you can do for love? Yeah, I really believe that. Thank you. Ang second question ko for Zanjo. Zanjo, naniniwala ka ba na
When it comes to falling in love, mas responsibilidad yun ng lalaki. But when it comes to staying in a relationship, mas yung babae ang may hawak nun. Kumbaga sabi nga nila, di ba sa family, yung mother ay nagpo-put together ng family, yung umahawak talaga para huwag magkasira-sira. Do you believe that? Ibang usapan siguro kasi pag ano, di ba, pag yung relationship, boyfriend-girlfriend pa lang, or mag-asawa na talaga. Dapat parehas eh. Naniniwala ako na dapat parehas. Hindi pwedeng yung lalaki lang or yung babae. Lalaki sa start tapos yung para mag-maintain o mag-stay dun sa relationship sa babae. Hindi, dapat both parties ano, willing. Dapat malinaw yung communication na kung magkukumit ka sa isang bagay na alam mo, di ba, parte, halos kalahati ng parte ng buhay mo, minsan yung buong pagkatao mo na ilalaan mo na doon. Dahil, well, akala natin ang love talaga, doon mo lang makukuha eh, pag nakipagrelasyon ka sa tao, na hindi pa natin, minsan, tsaka lang natin marirealize na pag nasakta na tayo, na pwede mo pala siya makuha sa ibang bagay, like sa habis mo, o sa mga kaibigan mo, or sa ibang tao na hindi mo na mamalayan, hindi mo na pala kailangan ng minsan, hindi mo na siya hinahanap or darating na lang siya pagka nandun ka na sa state na yun. Kesa dun sa lugmok ka kasi wala kang karelasyon, naghahanap ka at focus mo nandun lang lagi. So, kailangan pareho kayo. Pareho kayong committed. Kaya pa malinaw yung communication na ano ba, maging mature kayo sa sitwasyon na magbubuo ba tayo ng future natin together. Kahit anong mangyari, kung, di ba, or ano ba to, parang relasyon lang para masabi lang na meron tayong relasyon or, well, ganun, di ba, parang kailangan malinaw eh. Malinaw sa inyong dalawa. And kailangan mahanap mo yung tamang tao na yun na sasamahan ka kahit anong mangyari sa buhay nyo. Parehas kayo mag-build ng kingdom niya, di ba, together. Na hindi lang puro saya, hindi lang puro ginhawa. Dapat pareho yung effort ng lalaki. Yes, pareho. Salamat.